Magandang araw! Matapos namin libutan ng North Luzon, South Philippine naman na i-explore namin. 20 days naming nilibot ang ilan sa mga tourist spots sa South Luzon, Visayas at Mindanao. Abangan nyo ang mga lugar na napuntahan namin at saka napaplanuhin nyo rin ang South Philippine Loop with your family or barkadas. Masasabi lang namin, amazing talaga! From Muntinlupa, nagpunta kami sa Albay, Sorsogon, Samar, Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Sur, South Cotabato, Maguindanao, Zamboanga del Norte, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Aklan, Mindoro, Batangas, at balik sa Muntinlupa. Game na! Kagabi pa lang, inihanda na namin ang aming mga dadalhin at isinakay na sa sasakyan. Buti nagkasya. Mahaba-haba ang biyahe papuntang Albay, kaya maaga pa lang umalis na kami para hindi kami abutin ng dilim sa daan. But first, magpapagas muna kami. Yan, bali, nagpapuntang tayo dito para starting point ulit sa ating South Philippine Loop. So, ito ating, ilan yan? 132,352. So mula dito sa Muntinlupa. From Muntinlupa, nasa 12 hours ang biyahe papuntang Albay. Our first stop will be at Atimonan Quezon, I think. So, yeah, see you there. Sa Atimonan Quezon kami mag-almusal. Kakainan na tayo papuntang tinatawag na bitukang manok dito sa Atimonan Sigsag. Umuulan. Sayang, hindi kami nakapag-drone shot para makita ang tinatawag na bitukang manok dito sa Atimonan. So it's currently 7 a.m. in the morning. Well, obviously it's morning at 9 a.m. We have arrived at Atimonan Park, but it's raining, so we kind of canceled eating here. And there's Mama Mary. Oh my god, okay, over there. Yeah, we're just going someplace else because it's very, very wet and rainy and. Haba ng traffic na to, may aksidente daw. Gabi-gabi na. Kaya ang gabalaw ka. Malayo-layo pa. 5 oras pa. Exercise muna. Matatanaw na sana dito ang bulkang Mayon kung di lang sana maulap. Maulan kasi ngayon. Nasa Albay na kami, kakain muna kami dito sa Dad's Special Pinangat and Restaurant. Masarap daw ang pinangat dito. Ito yung tinatawag nilang pinangat. Okay,
Dito na tayo sa Tamaling Albay. So, mga 12 hours yung biyahe namin dahil kasama yung traffic sa Manila. Dito kami ngayon sa Dad's, kakain muna kami. So, model kami itong pinangat. Bicol Express. Lain. Yung kanisang ginubatan. At Portillo. Lagi may Portillo nyo. Okay. Dito kasi sa Bicol. Ngayon sila sa Rata at saka Manghang. Kaya yun yung mga tikman natin yung mga bestseller nila ng pagkain dito. Nahin muna natin lagi kasi yan yung nalasa nito. Dito yung makuha yung authentic dito sa Bicol. Siyempre maraming sili. Tikman nga natin. Masarap. Bali yung pinagkaiba pala ng lahing sa pinahan. Ang lahing ay tuyong gabi. Ang pinangat naman ay sariwa. Pero ang pinangat, meron daw pong saugnesta sa loob. So meron siyang saugnesta sa loob. Tsaka sariwa yung gabi niya. So tingnan natin ito. Yung munang yan, syempre, meron sili. Ba, masarap ito. Masarap itong pinangat kaysa dito sa lain. Mas masarap. Tignan mo natin ang kanilang Bicol Express kasi nasa Bicol tayo. Okay. Okay din. Tsaka yung ganyan sa kinabahat, ano ah? Medyo malaki lang. Ano natin, sausaw sa suka. Panalo. Panalo natin sa kinabahat. So yun, masarap dito, masarap pagkain. Mamaya, niluluto lang yung ice cream. Yung tuli ice cream. Record natin mamis. Kaya na. Ay, mamahit na misis ko. Pakain ko na. Kaya na. Dahil nasa Bicol tayo, pati dessert nila may sili. Itatry namin ang chili ice cream nila. Okay, so today we're in Bicol and we're going to try chili ice cream. It's level 1, 2, and 3. Mango, buko pandan, and chocolate. I'm very scared to be honest. We start 3, 2, 1, or 1? 1, 2, 3. Chili ice cream. Level 1, 2, 3. Mango, buko pandan, and chocolate. Doesn't know if it's spicy at first, but for me, it's not that spicy. But I'm really not sure what to do. Good. As long as you eat it fast, it doesn't get that spicy. Bago kami pumunta sa pagkakampingan namin, mag-grocery muna kami. Hindi na kasi kami nagdala ng kahit anong pagkain kasi lagi namang available ang mga ito kahit saan.
para hindi rin masyadong mapuno ang sasakyan namin. Nandito na kami sa Kitinan Ranch. Dahil malakas ang ulan kaninang umaga at medyo maputik ang camping ground nila, pwede daw doon kami magtayo ng tent sa loob na isa nilang bakanting pabilyon. Noong una, mas gusto pa nga rin sana ni Ma'am na sa grass magtayo ng tent. Kaso nung nalaman niyang may mga maliliit na palaka kapag umuulan, umayag siya sa loob ng pabilyon nag-tent. Ayaw niya kasi ng palaka. Sa tapat ng Kitinan Ranch ang scenic view ng Mayon Volcano. Good night na muna, Mayon Volcano. Bukas ka na lang namin pagmamasdan. Good morning! It's really nice to wake up with the majestic Mayon Volcano in front of you. Kahit medyo maulap pa rin at pasilip-silip lang ang kabuuan ng bulkan, talagang nakaka-amaze ang kagandahan nito. Ibang-iba talaga pati sa pakiramdam kapag harapan mong nakikita. Mayon Volcano is the main landmark and highest point of the province of Albay and the whole Bicol region. May taas itong 2,463 meters or 8,081 feet. Mayon is a classic stratovolcano with a small central summit crater. It is one of the world's most symmetrical volcanic cones, perfect cones sabi nga nila. The eruption of Mayon in 1814 was the most destructive historical eruption. Kitinan Ranch is an open space para sa mga gustong mag-picnic o mag-camping. Maraming nagka-camping dito, lalo na kung naglalabas ng lava ang bulkan for as long as safe pa rin mag-stay dito. Kitang-kita kasi ang pag-agos ng lava, lalo na sa gabi. May entrance fee na 100 pesos per pax, 200 pesos naman ang tent pitching, at 50 pesos ang parking fee. Sabi nila, among the other places in Albay, Kitinan Ranch has the best view of the majestic Mayon Volcano. Pupunta naman kami ngayon sa Kagsawa Ruins. Sa may parking area nito ay may mga souvenir shops. Wala kayong panisong leadership pag-ibigay. Dadali nang pa-practice. Yung sinasabi mo kanina. Ito, pwede ka mag-practice. Ayun, mayroon ka na yun. Sige nga, Kuya Anel. May entrance fee na 20 pesos per pax at parking fee na 30 pesos. The Kagsawa ruins are the remnants of a 16th century Franciscan church, the Kagsawa Church. It was originally built in the town of Kagsawa in 1587, pero sinunog at sinira ng mga Dutch pirates noong 1636. Ito ay itinayo ulit noong 1724 ni Father Francisco Blanco, but was destroyed again along with the town of Kagsawa on February 1, 1840 during the eruption of Mayon Volcano. Today, the Kagsawa ruins are one of the most popular tourist attractions in Albay, as they are set against the magnificent backdrop of their very maker, the Mayon Volcano. Next stop, Juwag Lagoon Sanctuary. Abangan niyo po yan sa next vlog namin. Please leave a like, subscribe, and hit that notification bell so you'll get notified whenever we post new vlogs.